Totoo nga ang kasabihang kalabaw lang ang tumatanda. Ilang senior citizen na rin ang nakilala natin dito sa Lodi. Imbis na nagre-relax na lang sa bahay ay kumakayod pa rin para sa kanilang pamilya. Kaya nung makabinsi ng Manila City Government ang fast food chains na mag-hire ng senior citizen at PWD, hindi na nagdalawang isip pa si Tatay Leo. Ilang taon nang nakapagtrabaho bilang chef si Tatay Leo sa iba't ibang bansa. Pero matapos magretiro, hinanap daw ng kanyang katawan ang pagtutrabaho. Kaya naman ngayon sa edad na 63, nagtatrabaho siya ngayon sa fast food chain na ito bilang isang service crew. Ako po si Jenny Jones at sa episode na ito, sundan natin ang buhay ng isa na namang lodi. Ako si Leonuke, 63 years old, isang service crew. Dito namin unang nakita si Tatay Leo, maliksing kumilos kumpara sa iba niyang kasamang service crew. Tila ayaw paawat sa pagtatrabaho, punas dito, punas doon. Tinuntun namin ang kanyang tirahan sa tondo. Magandang hapon po. Magandang hapon din ho. Si Leo po ako. Dali po kayo. Thank you. Dati pa lang chef si Tatay Leo at ilang beses nang nagpabalik-balik sa iba-ibang bansa. Actually, chef ako. Japanese chef. Tapos later on, naging akong Asian chef. Okay. Natuto ako ng mga iba't ibang Asian cuisines like Chinese, Thai, Korean, Japanese, siyempre pinakauna ko. Pilipino, of course, alam ko yan. Saan po kayo nagsimula? Nagsimula ako ng Japanese cuisine dito sa Ross Boulevard. That was 1982, October 6 ako nag-start. Hindi ko makakalimutan. No? Yung prusato na yan, isikat na sikat yan noong araw. Sa international restaurant sa buong mundo, meron yan. Tapos, naging akong kitchen helper doon ako nagsimula. Nakakita ko parang magandang trabaho to. Bago raw nasabak sa pagiging chef, si Tatay Leo ay nanilbihan muna siya bilang isang kitchen helper. Wala pa kasi akong knowledge about cooking. Actually, hindi ko pa linya yung magluto na. Ayoko pa yan. Pero later nakita ko, nag-enjoy ako. Sabi ko, maganda pala itong trabaho nito. Kasi walang gutom eh. Oo. Lagi kang kumakain. Kasi may libre kaming pagkain lagi. Tapos tinuturoan ako dandahan. Oo. Kaya embis nga ng promotion ko dahil few months pa lang nalipat ako ng division, kumbaga. Sa Japanese, yung tinatawag nilang teppanyaki. Oy, paborito yung ko po yun. Yung teppanyaki nagluluto sa harapan. Oo. Yan ang dyan ako tumagal. So, ano po ba kaya ang tingin ninyong nagustuhan ng mga owner ng restaurant na napagtrabahuhan ninyo para ma-promote kayo ng mabilisan po? Ah, kasi totoo lang kasi ako, masipag ako, hardworking talaga ako. At saka, hindi naman ako nalilate sa trabaho. At saka, binibigay ko lagi yung best ko. Yan ang yung hilig ko talaga na basta trabaho kasi ako talagang subsuba ko dyan. Opo. Kahit na wala yung amo ko, wala yung mga superior ko, trabaho ko. Hindi ko tulad ng iba, nakikita ko pagka wala na yung amo, hindi na ako kumikilos. Ako hindi. I don't care, kayo nandyan yung boss ko, kay wala. Pareho lang ang trabaho ko. Hindi ako ganun ang style ko. Nakilala rin namin ang asawa ni Tatay Leo na si Nanay Venus. Actually, nag-meet kami niyan ni Leo nung nasa Saipan kami. Nag-work ako as accountant. 1 year bali ako doon. Na-meet ko siya doon. Tapos, yung mga ilang buwan, nagsama na kami doon. Tapos, yung parang parang kapalaran na din na after a year, gusto ko na rin umuwi.
Tapos yun nga, sumama na rin siya sa akin pag uwi. Hindi, ako na unang umuwi. Tapos sabi niya, kung tayo, susundin mo ako sa airport. Pag hindi mo ako sinundo, hindi tayo. Eh, talagang kapalaran na kami. Tapos sinundo ko siya, nagsama kami, nagkaroon kami ng anak, hanggang sa sabi niya, huwag ka nang mag-abroad, ako na lang. Sabi ko, iniisip ko naman, okay, di naman ako. Yung bang silosang tao na iniisip lang namin yung kinabukasan ng mga anak ko. So habang nag-aaral ng mga anak ko, abroad siya ng abroad. Doon naman umikot yung mundo ko, yung mag-aalaga ako ng mga anak. Actually, gusto ko sana rin magtrabaho, kaya lang nga, siya na rin nagsabi na mga bata na lang asikasuhin. Bahrain, Saipan, Cyprus, ilan lang yan sa mga bansang narating ni Tatay Leo dahil sa pagiging chef. Sinubukan nga rin niyang magtayo ng sariling restaurant mula sa kanyang ipon. Re-resign ko lang sa Bahrain noon eh. From 2002 up to 2006, sabi ko, may nag-invite sa akin na magtayo dito sa Pilipinas, chef din. Kaya tumuloy ako doon. Sa invitation niya na yun, akala ko magiging maganda kasi magandang magsalita yung ano ko. Na sales talk po na kayo. Na sales talk ako. So ano po nangyari? Bakit po hindi naging successful yung restaurant? Kasi hindi siya makikipag-cooperate eh. Marami kami problema. Gusto niya yung parang makasarili siya. Hindi siya talaga katulad ko. Talaga ako nag-organize lahat eh. From menu, mga gamit, pati kitchen, ako nagpa-construct. Talagang nagsikap akong magawa lahat. Nung matapos ko na lahat, nung nagbukas kami, nag-away na kami. Kasi hindi siya masipag. Gusto niya, nakatayo lang siya, titingnan lang ako. Depress ako nung kasi, imisip ko nga, nag-away-away na kami kasi nga, dahil sa ginawa ko. Kasi yung kapartner ko, hindi ko alam na gano'n eh. So ilang buwan po kayo, bali walang ginawa pagkatapos po yung bitawan yun? Siguro, kasi natanda ko, nagbukas kami noong November. Mga May, nakalis na ako noon, the next year. Oh, 2007, nakalis ako. Hinawagan ako ng Cyprus. So, masaya ako, okay na. Ay, okay na? Ayan, okay. So, Monday na. Sige, confirm ka sa kanya. Ma'am, thank you very much po. Ito po sa inyo. Enjoy dining po. Sige po. Station na lang, sir. Okay. Dalawang apple pie po, sir. Enjoy your food, ma'am. Tissue sa loob. Okay. Ano pa, ma'am? I-describe niyo po kung paano yung workflow po ninyo, yung kumbaga yung pinaka-struggle niyo po doon sa kitchen, pakikitungo sa ibang tao, yung katulad po na din ni-describe ninyo. Ano po yung mga struggles tapos paano niyo po na-overcome yun? Ang problema ko kasi dyan minsan, alam mo kasi sa trabaho, no? May mga ano kasi dyan, pagka may mga kasamahan ka din na hindi nagugustuhan ka kahit na wala ka namang ginagawang masama, pinapakita mo yung trabaho mo lang, parang nalulungkot ako sa mga ganong style kasi nagkatrabaho ka na, yung nakakainitan ka, sasabihin pa sa'yo, sip-sip ka, nagkatrabaho ka lang. Yung tawag na crab mentality, nakikita nila, mabibili sa promotion ko, ako naman, wala naman akong inaapakan. Trabaho lang talaga ako. Wala akong pakialam sa mga iba kung gusto nilang ano gawin nila. Hindi ko naman sila pinakikialaman. Basta ako trabaho lang ng trabaho. Basta ginagawa ko yung ano ko. Tsaka hindi ako naninira o ano man. Kaya minsan nalulungkot ako. May mga tao pa lang ganun. Hindi maiiwasan yun eh. Kahit saan ka pumunta, meron naman. Pero awa naman ng Diyos. Wala naman akong overcome ko lahat. Nalagpasan ko naman lahat. Thank you very much for coming, sir. Have a nice day. Please come again. Thank you. Pero hindi raw ang pakikisama sa mga katrabaho ang pinakamahirap na pinagdaanan sa buhay ni Tatay Leo.
pinakamahirap dyan, ano mo, kung ano. Yung minsan, mawalan ka ng trabaho, let's say, no? Wala kang trabaho ng mga isang taong kulang-kulang, ganyan. Minsan, yun ang ano, mahirap. So, pag nagkatrabaho na ako, siyempre, happy ka na, mawala na lahat. Pero yun ang pinakamahirap, ayaw ko kasi nawawalan ng trabaho. So, paano po kayo nun sa isang taon o yung mga buwan na wala kayong trabaho, paano po kayo, paano po yung income ninyo, paano po yung pamilya ninyo, paano kayo nakakasurvive po? Dumidiskarte-skarte lang ako. Nag-ano ako, nagtitinda ng pagkain kami dati, misis ko. Minsan-minsan. Ito nga, ngayon, misis ko may diskarte yun, yung ice candy niya. Yung pensionate niya, meron kami pensionate na apat na unit niya. Kahit paano, nakakatulong yan. Napagtapos na ni Tatay Leo sa kolehiyo ang tatlo niyang anak, nakapagpundar na rin ng sariling bahay. At bukod dyan, may pinauupahan na rin silang unit. Pero bakit nga ba napag-isipan pa niya na magtrabaho sa fast food chain? Pero alam mo, ako kasi active ako eh. Ayoko nung lagi lang akong, ano, ayoko yung katulad ng iba na pag matanda na, ayaw na halos kumilos, pati paglakad, tinatamad na. Gusto ko yung may activity ako talaga, talagang lagi akong, ano, on the go. Gusto ko yung lagi akong active, may ginagawa ako. Talagang nag-gym pa nga ako eh. 63 years old, nag-gym. Ano beses po kayo nag-gym? 4 times a week. Wow! Mm-hmm. Kilala ako ng mga ano dito, mga kabataan dyan. Minsan pag naglalaro ako, napapatunga nga sila sa akin kasi hindi sila makapaniwala na sa edad ko eh, nagbubuhat pa ako. Ano naman kaya ang masasabi dito ni Nanay Venus? Mixed emotions, bale. Kasi minsan may iisip ko baka nakakahiya kasi medyo may edad na nga. Baka sabihin, hirap na ba yun para lang magtrabaho? Pero iniisip ko din, gusto niya eh. Gusto niya yung ganung setup na magtatrabaho siya kahit apat na oras. At least meron siyang may happenings sa isang araw kahit na apat na oras. Tsaka masaya siya, nakakapagbigay kasi siya sa akin. Maliit lang kita, kaya lang yung effort ba na mag-aabot sa iyo. Yun ang aking ano tinitreasure. Yung dati, malaki yan. Malaki talaga magbigay yan nung nag-abroad siya. Talagang hindi kami pinabayaan. Lahat ng mga anak ko nakapag-aral private school. Kaya ngayon, mas lalo ko pang na-appreciate. Yung inaabot niya sa akin, hindi siya yung ibang lalaki na iipitin yung pera. Talagang alam ko kung ano yung kinikita niya. Yun ang ano ko. Tsaka sabi ko, malakas ka pa eh. Kasi kung nandito nga lang, wifi, yun lang. Tsaka mas gusto niya talaga on the go siya. Gusto rin niyang, sasabihin niya, Mami, gusto kong tularan ako ng mga anak ko. Na kahit na ganitong edad ko, meron pa rin akong pakinabang. Ang pasok talaga sa mga senior na katulad ko, from 8 in the morning hanggang alas 12 lang, 12, 8 to 12 lang. Yun lang, tapos napunta ako sa ano eh, sa area, sa tinatawag nilang ano eh, yung customer area. Yung mga nagbabas out. Yung bus out, yung parang waiter, nagliligpit ng mga kinainan, tapos magpupunas ng mesa. Yun lang, tapos tingnan mo, tutulong ka lang doon sa ano, sa mga, kasi pag busy yung restaurant, talaga makikita mo, ang dami talagang liligpitin dyan. Oo, talagang ano, eh ako naman, salamat naman at hindi naman ako parang mahina. Parang pakiramdam ko, bata pa rin ang pakiramdam ko. Pag nagtrabaho ko, kumilis ako, mabilis pa rin eh. Consistent ako, hindi ako, yung nakikita ko, sabi nga nung guardia namin, naiiba kasi ra, yung ano namin din sa may ibang branch, nakikita ko, ugod-ugod na. Sabi niya, ugod-ugod na rin, hip na rin kumilo. Sabi ko, hindi naman ako, ayoko ng ganun. Napahanga nga ni Tatay Leo ang store manager sa pinagtatrabahuhan niyang fast food chain. Nung pong marinig namin yung programa about senior citizens, actually, I am very excited about it. Kasi ang empleyado natin normally sa ganitong establishment is mga teenager. So, si Sir Leo specifically is sobrang energetic niya, ma'am. Gusto niya yung mga tasks na nagre-require ng energy and sobra din niyang warm and genuine. Kapag binati ka niya sa umaga ng good morning, mararamdaman mo na it is really a good morning. Kapag naman, ma'am, nag-thank you sa sayo, mararamdaman mo rin na nagpapasalamat siya sa pagbisita mo sa aming tindahan. Pag out niya, pauwi sa kanilang bahay, naglalakad lang siya.
Kasi sa kanya, yung paglalakad na yon is a form of exercise. And also, sobrang conscious niya sa kung ano yung kinakain niya. Actually, ang iniinom lang niya is warm water sa tindahan. Isa lang si Tatay Leo sa mga senior citizen na makikita natin masipag na nagsisilbi bilang service crew sa mga fast food chain sa Maynila. Pero magaan lang daw ang mga trabahong ibinibigay sa kanila ng mga establishment. Ang ating pong mga senior citizens ay mayroong 5 working days per week na not more than 4 hours po sa isang araw. Pwede po silang mamili sa 2 shift schedules natin, which are 8 a.m. to 12 noon and 1 p.m. to 5 p.m. Ang kanila pong task ay light task lang po ang binibigay namin sa ating mga senior citizens tulad ng pagpe-present ng order, pag-drink throw at pagbati sa ating mga customers po. Marami ang natuwa sa programang ito ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso. Sa katunayan, bukas ang mga fast food chain sakaling palawakin pa ang proyekto. McDonald's Mom is committed po sa pagtulong sa maraming mamamayang Pilipino. At sa pamamaraan po ng programa na to na para sa ating mga senior citizens, nakakatulong po tayo sa kanila na mag-develop sila ng panibagong skills and at the same time to undergo the training, the world-class training that we also provide to our crew people. I'd like to take this opportunity also to thank Mayor Isko Moreno for choosing McDonald's to be a part po sa pagpapasatupad ng programa para sa ating mga senior citizens po. Para po sa mga senior citizens natin na interesadong mag-apply, kailangan po nilang mag-secure ng recommendation from our Public Service Employment Office sa City of Manila po. Kailangan din po nilang pumasa sa physical, medical, and laboratory exams. Kailangan din po nilang kumuha ng permit na nagpapatunay na sila po ay fit to work. Pero gaya natin, hindi rin naman daw perpekto si Tatay Leo. Sabi nga ni Nanay Venus, sa edad ng 63 ng kanyang asawa, madali na rin uminit ang ulo nito. Lahat naman dumarating yung pagkakataon na nagagalit ka, lalo na sa edad ko na to. Pagka ganun, ang ginagawa ko, maalis na muna ako ng bahay, papalabing ako. Yun ang sige, babalik ako pag mga kalmante na ako. Malabas lang ako, punta ako sa mga dyan, sa paligid dyan, sa mga kaibigan ko. Didistract lang ako. Kikwento-kwentuhan lang ako, pero ganun. Alis, tapos babalik na ako. Okay na ako nun. Mukhang mag-anak ko, minsan pupuntahan ko. Simple lang daw ang wish ni Tatay Leo para sa kanyang pamilya. Ang sama-sama silang maging malusog at masaya. Ang importante raw, matuto sa buhay ang kanyang mga anak. Ko, alam naman niya yun, na mahal na mahal ko siya. No? Alam niya naman yan, matagal na rin kami magkasama. Sa mga anak ko, ang pangarap ko sana, magsikap din sila, ganun. Magkaroon sila ng pagsisikap na siyempre, balang araw magkakapamilya sila. Gayahin nila lang na yung konting ano ko, konting yapa ko lang para maging maayos sila. Lalo tuloy, napapabilib ni Tatay Leo ang kanyang may bahay. Sa akin, lodi siya. Kasi, walang ano eh. Sino pa ba ang dapat maging idol? Good provider, mapagmahal, maano sa mga anak niya. Tapos, walang bisyo. Kasi ibang-iba, may bisyo eh. Magsusugal, nag-umiinom, naninigarilyo. Tapos siya, kung oras talaga na uwi-uwi, nagpapaalam siya. At, kasi ako at least eh, di ba pagka babae ka, pag nalalaman mo na ano, wala akong kabay. Yung kumbaga kung ano yung uwi niya, alam ko. May mensahe naman si Tatay Leo para sa mga kagaya niyang senior citizen. Ang advice ko lang sa mga katulad ko sa inyo, ano sila, yung wag silang ano sila, yung kumilos pa rin sila, I mean, yung wag silang lagi nakahiga, wag silang lagi nakaupo, o kaya yung lagi nagiinom, nagbibisyo-bisyo. Mas maganda yung may activity ka, gaya niya, may trabaho, kakatapano. Tsaka importante, sport para sa akin. Sports, importante. Kasi sports, yan talagang sikreto ng buhay, yung maano yung katawa mo. Natatagtag ka, na-stretch yung body mo. Yan lang ang sikreto dyan. Para, sana yung mga ibang senior, ano sila, magsikap silang mag-exercise. Yan lang naman ang sikreto eh.
Tsaka huwag silang kakain ng mga puro baboy, no? Lagi-lagi nila mga ano, yan ang magiging dahilan para madali silang ano, mamatay. Yan ang mga kinamamatay karamihan ng mga ano, stroke, di ba? Paano naman po yung mga kaibigan natin na may pinagdadaanan ngayon, especially yung mga senior citizen, na tingin nila minsan wala na silang makukuhanan ng tulong? Oh, huwag silang mawawala ng pag-asa. Ang buhay naman, habang may buhay, may pag-asa. Kahit na anong edad ka naman. Hindi naman importante yung edad. Basta't ang ano, yung isip mo. Kailangan maging matatag yung isip mo. Isipin mo na may pag-asa pa. Huwag kang mawawala ng pag-asa sa lahat ng aspeto ng buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Ako, si Lenoke, isa akong Lodi. Kung may gustong matutunan si Tatay Leo ang kanyang mga anak, yun ay wala sa edad ang pagsisikap. Habang may buhay, may pangarap. Ako po si Jenny Jones at sa susunod na episode ng Lodi, muli niyo po akong samahan sa pagsubaybay ng mga taong hindi man laman ng telebisyon ay may itatawag pa rin mga Lodi.